Siyempre, real talk lang guys. Ano ba ang purpose natin kaya tayo nag-aaral ng college? Anong mga factors ang pwede niyong i-consider pag pumipili na ka ng specialization niyo under civil engineering? So ngayon, bibigyan ko yung apat na rason kung bakit civil engineering ang kailangan niyong i-pursue. Para malaman nila na asset ka. And pag asset ka para sa kumpanya na yan, i-hire ka nila. Hi everyone, my name is Maro Rico and I'm a practicing civil engineer na based sa Southern California. Ang main goal natin dito ay para mabigyan kayo ng guide as you take civil engineering as your course. So pag sinabi mong civil engineering, ano bang unang pumapasok sa utak mo? Nag-build ng mga bahay, nagtatayo ng mga buildings, di ba yun yung unang pumapasok sa utak natin pag sinabi natin civil engineering? But in reality, there are a lot of sub-disciplines under civil engineering. So bago tayo magsimula, ano bang mga limang major fields of civil engineering? So first, construction engineering. Bali ikaw nagpaplano at nag-handle ng mga construction and management ng mga infrastructures tulad ng mga buildings, dam, mga tulay, mga kalsada. Second naman is structural engineering. Dito naman, ikaw yung nagde-develop ng mga calculations, specifications, at ng mga reports para sa isang infrastructure. Third is geotechnical engineering. Dito naman ang ina-handle mo is behavior ng mga earth materials. So lahat ng tungkol sa lupa na may kinalaman sa yung mga infrastructures, ikaw ang nagmamanage niyan. Pang-apat ay transportation engineering. Dito naman, ikaw nag-handle sa lahat ng transportation system, including planning, execution, and design ng mga transportation systems. Panglima is water resources engineering. From the word water, all about tubig naman to. So this includes design treatment plants, supply system, pipelines, and pump systems. Anything na related sa tubig ay dito makikita natin sa water resources engineering. So ang tanong natin dito, bakit nga ba ang pinaka-prominent o ang pinaka-kilala sa community na branch ng civil engineering ay structural engineering and construction engineering? So may iba't iba tayong rason yan. I think ang main reason kung bakit unaware ang students tungkol sa iba pang mga specialization ng civil engineering is because hindi siya visible sa community. For example, tumingin ka sa labas ng school mo, di ba may mga bagong construction dyan na matataas na building. Pag nagko-commute ka ng papunta sa bahay mo, mapapansin mo may mga construction ng mga kalsada. So bali yun lang yung nakikita mo sa community. Hindi naman lahat ng mga tao may chance makapunta sa mga water treatment plants. O di kaya maka-observe sa mga boring activities sa mga foundation ng mga building. And hindi naman lahat makakapunta sa transportation engineer's office kung saan makikita mo yung flow of traffic within the city. And also, sa TV naman, ang karaniwang pinoportray sa mga television or sa mga movies is ang engineer is taga-build lang ng bahay, di ba? Partner niya ang architect, then nagbibuild sila ng mga bahay for their clients. So yun yung karaniwan natin nakikita. Pangalawang rason naman is hindi gaano nagbibigyan ng equal exposure yung ibang specialization compared sa construction and structural habang yung nag-aaral ka pa sa school. Or kung naturo man to sa school, hindi gaano na-inculcate sa mga students na uy, maliban sa construction at saka structural, marami pa palang sub-disciplines ang civil engineering. Tulad ako, nung nag-aaral pa ako nung college, misconception ko talaga first year college na pag engineer ka, bahay lang ginagawa mo. Kasi karaniwan sa mga project na binibigay sa amin is estimating. Kung hindi man nagde-design kami ng mga structural elements ng bahay. Yung feasibility studies naman namin is about a facility. Ano nga ba yun? Materials recovery facility. So, building na naman. Although we have some field activities, for example, sa geotechnical engineering. Pupunta kami sa site para kumuha ng mga soil samples, tapos dadalhin sa laboratory para pag-aralan. Hindi gaanong natatak sa utak ko kung ano bang pwede kong trabaho under sa geotechnical engineering na field. Pangatlong rason naman ay all about sa internships. So sa mga internships, hindi gaanong common na magkaroon ng mga internships sa mga water facilities, sa mga transportation office, or sa geotechnical companies. Karamihan sa mga napapasukan mong internships during college is mga construction companies, di ba? Ngayon naman, anong mga factors ang pwede niyong i-consider pag pumipili na ka ng specialization niyo under civil engineering? So una, kailangan mo tanungin ang sarili mo, ano bang gusto mo? And hindi mo malalaman kung ano to kung hindi mo susubukan ang iba't ibang bagay. So dito, importante talaga ang mga internships. I can only share what I have experienced, guys. And I can say na sa 1 month kong internship during college, hindi ganun ka-in-depth yung knowledge na napunta sa utak ko during those internships. Kasi syempre, pag may internship, di ba, parang excited tayo kasi syempre, pupunta ka na ibang lugar, ibang city. Pag pumunta ka na ibang lugar at ibang city, ano bang number one na napunta sa utak mo? Gala, di ba? Uy, punta tayong Enchanted Kingdom, uy, punta tayong MOA, punta tayong ganito, punta tayong ganyan. Di ba, yun nasa utak natin pag may mga
summer internships tayo. But if I were to go back in time, I would have interned in different other companies maliban sa construction at structural engineering na companies. But good for you, you can do it the right way. I recommend guys that during your sem break or summer break is mag-apply kayo sa iba't ibang civil engineering field na mga companies. And siguraduhin mo na wag lang puro construction and structural engineering companies ang papasukan mo as an intern. I-try mo rin yung mga ibang mga fields. In that way, ma-orient ka. Malalaman mo, uy, ganito palang mga nangyayari dito. Uy, ganito palang pwede kong trabaho sa future. Uy, ganito palang mga kalakaran dito. So at least, lumalawak yung knowledge mo, di ba? And also, it will enlighten you na sobrang daming opportunities under civil engineering. Pangalawa namang factor na i-consider mo is, magkano bang sweldo? Siyempre, real talk lang guys. Ano ba ang purpose natin kaya tayo nag-aaral ng college? Ano bang reason nyo? Siyempre, di ba, para makahanap ng magandang trabaho, makahanap ng trabaho na may malaking sweldo. Di ba, isa rin yun sa mga main reason natin kung bakit nag-aaral ngayon? I'm not saying na puro pera-pera lang, okay? But sinasabi ko lang sa inyo na dapat kinukonsider nyo ano bang financial goals nyo kaya kinuha nyo itong course na to. Maliban na lang kung ito talaga yung passion mo. So, bigyan ko kayo ng mga example guys ng mga field na pwede nyong pasukan na under civil engineering na above average ang sweldo. So first, pwede ka maging transportation engineer. Sa transportation engineer, lalo na pag ang focus mo is mga railroad works, yan, malaking sweldo niyan. Second, pag nagbibuild ka ng mga large projects na related sa tubig. For example, mga dams and channel construction. Pangatlo naman is kung structural engineer ka ng mga high-rise buildings, yan, mataas rin ang sweldo niyan. Ang point ito is kung mas komplikadong ginagawa mo as an engineer, mas mataas talaga ang sweldo mo. Pangatlong factor naman na dapat i-consider mo is evaluate yourself. Evaluate yourself kung ano bang mga skills mo. Siyempre, iba-ibang tao, di ba? Iba-iba rin ang skills at kakayahan mo. So, I recommend na during college pa lang, i-determine muna kung anong strengths and weaknesses mo. Malalaman mo naman yan eh. For example, sa mga simpleng group activities lang sa school. Ikaw ba yung nagre-report? Ikaw ba yung nagre-research? Ikaw ba yung nagsusulat o gumagawa ng PowerPoint presentation? O ikaw ba yung bumibili ng pagkain at nabibigay ng merienda sa lahat? Sa mga simpleng tasks na ganyan, malalaman mo kung ano bang kaya mo. And also, ipasok ulit natin yung mga internships. So, pag natanggap ka na as intern sa isang kumpanya, so, syempre, mag-learn ka na, di ba? And after some time, ma-realize mo, uy, parang ito para sa akin. So, pag ayaw mo na, lumipat ka na naman ng ibang company na ma-internanan mo. Internanan. Lumipat ka na naman ng ibang company na pwede mong apply na internship. Pag hindi mo naman feel ang scope of work dyan, lipat ka na naman sa panibago. Then, lipat ka naman sa panibago. Ang maganda ka sa internships, guys, is hindi mo pa iniisip yung pera. I mean, ang main goal mo dito, main purpose mo dito is to get more knowledge na para after school, after college, after board exam, alam mo na kung saan ka patutungo. So, kung may idea ka na kung ano bang mga branches ng civil engineering, ano bang pwede mong ma-applyan sa future after mong mag-school, ang next step naman is mag-decision ka na kung ano bang pipiliin mo. Gusto ko rin palang i-share sa inyo guys na hindi ko rin alam kung ano kukunin ko na course nung first year college ako. Kasi after high school, gusto ko sana ng course na walang math, walang English, walang science. Pero hindi ko alam mag-exist ba yung course na yan. But since yung parents ko ay both under civil engineering field, so civil engineering na rin ang kinuha ko. And I just wanna share na challenging ang civil engineering. Number one reason is ang daming math. Sobrang daming math. Kaya kung hindi mo paboritong math, siguro huwag ka na lang mag-engineering. Yun ang katotohanan, guys. But kung masipag ka, matyaga ka, na gusto mo itong matutunan, go for it. So there were a lot of instances na na-demotivate ako na ipagpatuloy itong engineering na to. Nung high school kasi ako binabasa ko lang yung mga math problem, minememorize ko lang yung mga formula, tapos yun na. Hindi ko alam na pag sa college na pala, sus Diyos ko po, mahirap pala. So nung first year college ako, ano bang mga math namin nun? Mga basic math. Algebra, trigo, analytic geom, solid mensuration. So, nung pagdating ng college, guys, hindi nagsilbi yung ganung setup para sa akin. So, ayun. Kaya nga, first exam pa lang, bagsak na. Siguro 65 lang yung nakuha ko nun, and sa buong klase, 2 or 3 lang yung nakapasa. Dahil dun medyo nawala na nung pag-asa, pero naisip ko, sayang na may intuition ko, diba? So, patuloy ko na lang to. So, ano bang ginawa ko para makapasa sa mga subjects ko? So, first, ginawa ko, tinanong ko yung matatalino kong mga klase. O, ano bang ginagawa niyo? Paano ba yung nakakapasa sa ganito? So, nalaman ko na kailangan, sa math, kailangan mong mag-practice. Alam mo guys, gas-gas na to, but practice talaga sa mga math. Hindi magsilbi guys na magbabasahin mo lang yung formula, babasahin mo lang yung math problems. X yan, wala mangyayari sa iyo yan. Pangalawa ko na mga ginawa is bumili ako ng mga reviewers. Napakarami mga problem and solution reviewers.
So napaka malaking tulong yan sa inyo. So first, ginagawa ko, di ba, may problems yan, no? Solve ko muna siya mag-isa. Pag hindi ko makuha yung problem na yun, titignan ko na yung solution. Ah, kaya ito palang gawin dapat. After naman malaman ko yung solution, solve ko siya ulit. Then yun, paulit-ulit lang, ubusin mo yung reviewer. Kung pwede buong libro, solve mo yung lahat. Solve mo yung lahat para pagdating sa mga test or exam mo sa school, hindi ka na mahihirapan. Kung mapapansin nyo, yung mga test natin sa schools, paulit-ulit lang yan. Nag-iiba lang yung mga required sa problem, nag-iiba lang yung mga given. But yung concept is pare-pareho lang yan. Alam ko, cliche na to guys, but practice, 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 ganyan lang dapat natin gawin sa engineering. Another instance naman na nawala na ng pag-asa dati is yung unang bagsak ko na subject. Yung uulitin ko talaga yung subject. Kasi syempre, pag-uulit ka ng subject, pag-ubayad ka na naman ng units mo, i-take mo siya during summer. So, di ba, kalas pa sa pera, kalas pa sa oras. But, thankful rin naman ako na nag-summer class ako kasi at least mas nakabanding ko yung mga klase ko. Pangatlong rason naman kung bakit ako medyo nawala ng pag-asa dati is dahil na-delay ako. Kasi guys, nung nag-migrate ako sa US, 1 year ako na-stop ng school. So, yung mga kabatch ko is nauna na silang gumaduate sa akin. Syempre, medyo maiinggit ka, di ba, sabi mo, uy, buti pa sila, graduate na sila. Uy, buti pa sila, may trabaho na sila. Ako, nag-aaral pa rin. Pero always remember na there is always God's perfect time for you. And important, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi naman race ang buhay, di ba? And ang importante is makarating ka sa paroroonan mo in your God's perfect time. Ngayon naman gusto kong i-share sa inyo yung mga na-experience ko after school. Yung nasa real world na ako, yung nakikita ko ng totoong nangyayari sa totoong buhay. So nag-pursue ako ng civil engineering sa US. Bali after ko mag-graduate, hindi na ako nakapag-take ng board exam sa Philippines, then napunta na ako ng US para doon ay pursue ang civil engineering. So guys, medyo nanibago talaga ako dahil syempre new environment na naman, di ba? Iba-ibang tao, iba-ibang kultura, iba-ibang lahi. Mahirap. And I realized guys na everything takes time, so you have to be patient. It took me 3 years bago ako nakapasok sa first job ko sa engineering field. So before that, pumasok muna ako sa iba't ibang trabaho while studying. So nagtrabaho sa fast food chain, ride operator sa isang theme park, also naging cashier, server, lahat yan while studying for the engineering exam dito sa US. Then after yan, nagpumasok rin ako sa CAD drafter until naging assistant project manager ako sa isang kumpanya. So yun na yung naging stepping stone ko bago ko nakapasok talaga sa engineering field. So after ko mapasa yung first engineering exam dito, na-apply na agad ako as engineering assistant sa isang company. So everything really takes time. And isa pang natutunan ko pag pinipursue mo na yung career mo is kailangan mo talaga mag-practice pag nag-a-apply ka sa isang trabaho. Pag may job interview ka, make sure na you are well prepared and kung pwedeng memorize mo sabihin mo, memorize mo sabihin mo. So paano ba to guys? So ginagawa ko pag may mga job interviews na ganito, nagre-research na agad ako kung ano bang mga tungkol sa kumpanya na to. Ano bang mga responsibilities na kailangan nila. Then, dun mo ita-tailor yung sasabihin mo during the interview. Ah, ito palang gusto nyo. O sige, lalagay ko to. Ah, ito palang gusto nyo. O sige, lalagay ko to. Para, pag narinig nila yung spiel mo during the interview, is, mamamangha sila sa'yo. Ano sila? Ah, prepared tong taong to ah. Ah, pwede to. Pwede natin i-hire to. So, ganun. So, even in your interview, kailangan prepared ka. And based on my experience, kailangan alam mo kung paano ibenta ang sarili mo. So, kailangan alam mong skills mo. O itong skills ko, itong mga offer ko sa kumpanya nyo. Itong mga kaya ko, itong mabibigay ko sa kumpanya nyo. Para malaman nila na asset ka. And pag asset ka para sa kumpanya na yan, i-hire ka nila. So ilan lang yun sa mga natutunan ko after school na. Hindi ko siya natutunan during college, but natutunan ko siya as I look for a job. So ayun, pinag-usapan natin ang tungkol sa school, sa career nyo, looking for a job, looking for the correct specialization under civil engineering. Ngayon naman, gusto ko na i-share sa inyo yung mga expectations ko nung college na pagdating ko sa workforce na is iba pala yung reality. First, akala ko magagamit mo lahat ng math na pinag-aralan mo nung college sa iyong trabaho. In reality, hindi pala. But it will depend on kung anong specialization ang pinapasukan mo. But for me, construction management ang specialization ko. Ginagamit kong math ngayon is basic math lang. And also, estimates. Yan. Gamit yan. And maliban dyan, meron na kasing spreadsheets, diba? Excel spreadsheets. So, hindi ka ganong mahihirapan sa pag-calculate ng mga estimates mo. So far, wala pa naman ako nagamit na calculus during work. But, importante pa rin guys na pag-aralan mo ang basic and higher math. Kasi syempre, kailangan mo pa rin yan to pass your board exam. Syempre, gusto naman natin maging registered civil engineer, di ba? Next expectation is I thought na I'm gonna make a lot of money. In reality, you need to start from the bottom
then work yourself up. So from the bottom, guys, basic salary lang, average salary lang makuha mo. Hindi ibig sabihin na pag engineer ka na, mayaman ka na agad. So I recommend na pag nag-apply na ka na isang trabaho, siguro spend a year and a half in that company, tutunan mo yung pamamalakad, and gain more experience after yan mag-apply ka na sa panibago na namang company. Yun yung easiest way para mas mapabilis mong mapataas ang sweldo mo. Kasi guys, kung magsistay ka sa company na yan, pwede kung may promotion, pwede ka magstay dyan. But it will take a lot of time before you reach your goal. So I recommend na after 1 year in a company, transfer to another one. Then after siguro mga 2 years dyan, transfer ka na naman. Alam ko guys, parang wala kang loyalty sa company, di ba? But realidad ng buhay, ano bang purpose natin kaya tayo natatrabaho? Para kumita ng pera at makaipon, di ba? So kung gusto mo may fast track yan, yung recommendation ko, pwede nyo yung gawin. So main point dito is you should always be ready for changes. So always update your resume. Kung may opportunity na nag-pop up, sunggaban mo, grab it, diba? Pangatlong expectation ko naman is after school is alam ko na lahat. But in reality, I know nothing. Halos lahat ng mga natutunan ko during work is natutunan ko while working. Alam ko lang yung mga basics during college sa mga pinag-aralan natin, but pag actual na, iba na guys, ibang-iba na yan. Most of the skills and knowledge that I have learned is natutunan ko during work na. And most of the time, I've learned it the hard way. Kailangan ko pang magkamali o mapagalitan para malaman ko ano ang dapat talagang gawin. Pati ko sinasabi na ganun din mangyayari sa inyo, but you should be prepared to face all these challenges. So ngayon, bibigyan ko yung apat na rason kung bakit civil engineering ang kailangan nyo i-pursue. First, kung gusto mo ng math, pwede ka mag-engineering. Tulad na sinabi ko kanina, sobrang daming math subjects from first year hanggang mag-graduate ka, puro math yan. So kung ayaw mo ng math, I recommend na huwag ka na mag-engineering. Second, kung gusto mo ng constant change, para sa'yo rin ang civil engineering. Kasi guys, pag nasa trabaho ka na, for example, sa experience ko ngayon, civil engineers always work on new projects. So after matapos yung proyekto na to, panibagong project na naman. Panibagong project na naman. So there's constant change. So kung gusto mo ng change, para sa'yo to. Kung gusto mo nagmamanage at nagpaplano, para sa'yo rin ang course na to. Syempre yung mga project na hawakan mo, kailangan mo i-organize yan, diba? So kailangan you're good in managing and planning. Lastly, if you like to contribute to the community, civil engineering is a course for you. Kahit ano pang specialization ang pagtatrabuhuan mo, meron at meron kang maaambag sa komunidad mo. Hopefully, meron akong mga na-impart na knowledge sa inyo na pwede yung gamitin sa school, after ng school, nakagraduate na kayo, at pag naghahanap na kayo ng trabaho.